Patricia! Pumunta ka na rito! Bilisan mo! Nagulantang ako sa sigaw na yun ni Tita Min habang naglilinis ako ng banyo. Agad kong binitawan ng brush at hinubad ang gloves na aking suot saka mabilis akong tumungo sa kusina. Pagkarating ko doon ay agad na tumama sa akin ang plato na may lamang pagkain. Nagkalat ang ulam at kanin sa sahig. Napatingin ako kay Tita Min at kitang-kita ko ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo na sarapan mo ang pagkain ha? Sinasadya mo bang hindi sarapan? Umiling ako at saka mabilis na pinulot ang natapong ulam sa sahig. Hindi po, Tita. Masarap naman po yun. At katulad lang din po sa dating timpla ko. Baka po sobra ang nalagay kong asin. Nilagay ko sa plato ang natapong ulam at kanin saka itinapon sa garbage bag. Pagbalik ko ay pinunasan ko ng basang tela ang sahig para maging malinis. Pero bigla na lamang akong nadapa sa sahig nang tulakin ako ni Tita Min. Ayusin mo ang trabaho mo, Patricia. Tatanga-tanga ka? Sampid ka lang sa bahay na to. Tandaan mo, nakikilamon ka lang. Kaya ayusin mo. Pagkatapos mo dyan ay linisin mo ang buong bahay. Huwag na huwag kang lalabas. Naiintindihan mo? Tumango ako kay Tita Min habang nakayuko. Sinipapa niya ako sa aking paa bago siya umalis ng kusina. Kasunod naman niya ay ang anak niyang si Divine. Hinila pa nito ang aking buhok dahilan para mapasinghap ako bago siya sumunod sa kanyang ina. Naiwan akong nakatulala sa kawalan. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman ng mga sandaling iyon. Blanko ang lahat sa akin. Araw-araw naman yung nangyayari sa akin nung bata pa ako hanggang sa ngayong nasa edad 24 na ako. Pero bakit ang sakit pa rin? Bakit nasasaktan pa din ako sa trato sa akin ni Tita Min at ni Divine? Naaalala ko nung 10 taong gulang pa lamang ako nang namatay si Mama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kung bakit siya namatay. Wala namang sinabi sa akin si Tita Min at si Daddy. Sabi pa ni Tita Min sa akin ay kabit daw ang nanay ko, kaya dapat lang daw na mangyari yun kay nanay. Palagi na akong pinapalinis no ni Tita Min sa buong bahay para daw kahit papano, mabayaran ko ang pagkaing pinapakain nila sa akin at ang pagtira ko sa mansyon. Tinanggap ko ang lahat ng pangangalila nila sa akin, at kahit ni isang beses hindi ako nanlaban at sinuway ang kanilang inuutos. Nakatatak sa aking isipan na sampid lamang ako sa pamamahay na yon. Dahil ilang beses na ipinasok ni Tita Min sa isip ko na hindi ako tunay na anak ni Daddy. Anak daw ako sa labas ni Nanay at pinapalabas lang na anak ako ni Daddy. Pero ang totoo daw ay hindi ako totoong anak. Hindi ko pa noon lubos maunawaan ang pangyayari. Pero noong lumalaki na ako ay lubusan ko nang naunawaan ang lahat. 15 taong gulang ako nang mawala rin si Daddy. Simula nung pagkawala niya ay wala na akong kakampi sa mansyon. Mas naging impyerno ang buhay ko. Ilang beses kong sinubukang tumakas pero hindi ko magawa. Hindi rin ako makalabas ng bahay dahil maraming bantay sa buong paligid. Kaya simula noon, sumuko na lamang ako. Sinunod ko na lang ang lahat ng inuutos sa akin ni Tita Min. Tinanggap ko na kabayaran din ito ng pagkakamali na ginawa ni Mama. At ako ang bunga at magbabayad ng pagkakamali niyang yun. Kaya nauunawaan ko kung bakit ako pinapagalitan ni Tita Min at hindi matanggap sa kanyang buhay. Isa akong anak ng kabit ng asawa niya. Napasingot ako at saka pinigilan ng sariling maiyak. Kaya mo to, Patricia. Kinaya mo na ng ilang taon. Ngayon ka pa ba susuko? Hindi pwede. Kailangan mo magpatuloy. Baka magbago rin ang pakikitungo nila sa'yo kapag magtagal. Napangiti ako ng mapait bago ko yun sabihin sa aking sarili. Kahit ilang beses kong itatak yun sa aking isipan, hindi ko pa rin maiwasan ang makaramdam ng sakit. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig tsaka nagsimula na akong maglinis sa pagkainan. Naabutan ako ni Manang Marisa sa kusina. May dala-dala siyang mga garbage bag. Pat, okay ka lang ba? Naku, napagdiskitahan ka na naman ni Ma'am Min, no? Tanong niya sa akin na ikinangiti ko na lamang. Hayaan niyo na po. Kasalanan ko rin naman, Manang. Hindi siguro naging masarap yung niluto ko kaya... Sus! Ang sarap-sarap nga ng luto mo. At saka hindi ka ba nagtataka? Halos simula noon hanggang ngayon, ganyan palaging ginagawa sa'yo. Hindi ka pa rin ba niya matanggap? Kontra ni Manang Marisa sa akin.
Bumuntong hininga ako at saka napaisip ng malalim. Ngumiti na lamang ako ulit kay Manang at saka nagpatuloy sa aking paghuhugas ng plato. Nagpaalam naman na siya sa akin na itatapon niya raw ang basura sa labas. Halos buong araw ay naging abala kaming dalawa sa paglilinis ng mansyon. Wala akong ibang ginawa kundi gugulin ang aking sarili at inabala sa lahat ng mga gawain. Napatingin ako sa labas. Tanaw na tanaw ang sudad sa terrace na aking kinaroroonan. Rinig na rinig ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan at tawanan ng mga tao na aming kapitbahay. Gustuhin ko mang lumabas para makita muli ang kagandahan ng mundo, subalit hindi ko magawa. Kitang-kita ko ang mga lalaki na naka-uniforme ng itim na nagbabantay sa buong paligid sa mansyon. Sa susunod ng mga araw, makakalabas din ako. At kapag nangyari yon, walang araw na hindi ko titingnan ang kagandahan ng mundo. Wika ko sa aking sarili sabay ngiti ng malapad. Sabay ng ngiting yun ay napapikit ako ng mariin. Taimtim akong nagdasal na sana dumating na ang araw na makamit ko rin ang kapayapaan at kalayaan. At ang makaalis sa pamamahay ni Tita Min. Hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Pat, bilisan mo na dyan! Padating na ang demonyita mong madrasta! Napalingon ako kay Manang Marisa nang marinig ko ang pagtawag niya sa akin. Manang, baka may makarinig sa inyo. Eh ano naman, totoo naman na demonyita siya. Ang haba-haba ng sungay. Gusto ko nang putulin nang magtinungo siya. Buno ng inis na sagot sa akin ni Manang. Natawa na lamang ako sa kanya. Binuhat ko ang dalawang basket na may lamang mga maduduming kurtina at sumunod kay Manang Marisa. Ako nang bahala na maghanda ng merienda nila. Susunod ako sa likod ng bahay pagkatapos. Paalam sa akin ni Manang. Sige Manang, ibababad ko na muna to sa powder tsaka kusutin. Tumango si Manang Marisa sa akin at tsaka kami naghiwalay na dalawa. Tumungo siya sa kusina at ako naman ay sa likod ng bahay. Ginawa ko na ang dapat kong gawin sa mga labahan. Pagkatapos ay pumasok ako sa loob at naabutan ko si Tita Min at Divine na nag-uusap sa sala. Masaya silang nag-uusap. Sa hinuha ko ay mukhang may nangyaring maganda na naman sa lakad nila. Sigurado kung hindi makakatanggi sa alok ko si Mr. Jimenez, my dear. Kapag makita ka nun bukas, hindi siya magdadalawang isip na pakasalan ka. You are beautiful and sexy naman, kaya no man can say no. Wika pa ni Tita Min. Napangiti si Divine at tumawa ng mahinhin. Yeah, you're right, Mom. Hindi sa akin makakaayaw si Estevan. He'll gonna fall in love with me at first sight. Napailing na lamang ako tsaka dumaan sa kanilang likuran. Mabuti na lamang at abala silang dalawa sa pag-uusap. Hindi nila ako napansin. Mas mabuti nga yun para hindi nila ako pag-initan na naman ang ulo. Halos araw-araw na lang ay nagiging kalbaryo ang buhay ko dahil sa kanilang mag-ina. Naging maayos naman ang buong gabi at walang nangyari na siyang pinagpasalamat ko. Pat, ako nang bahala dito. Kanina ka pa naglalaba tsaka naglilinis dito sa bahay. Magpahinga ka na muna. Biglang utos sa akin ni Manang Marisa. Ngumiti ako sa kanya at umiling. Mamaya na po, Manang. Tulungan ko na lang po kayo dito sa paghuhugas ng plato. Malapit na din naman po tayong matapos. Kaya nga, magpahinga ka na. Kaya ko na to. Para may sapat ka na rin tulog. Palagi ka na lang binubulabog ng demonyitang yun kada umaga. Alam ko na kulang ang tulog mo, kaya sige na, tumungo ka na sa silid mo. Tumango ako at saka hindi na kumontra pa kay Manang Marisa. Lumapit ako sa kanya at saka siya niyakap. Salamat po, Manang. Good night po. Kapag matapos na po kayo, matulog na rin po kayo, ha? Oo naman, Pat. Good night. Pagkarating ko sa aking silid ay agad kong isinara ang pinto at saka nagbihis. Pagkatapos nun ay humiga ako sa kama at napatingin sa picture namin ni Mama. Kinuha ko ang picture frame at dinala sa aking dibdib. Siguro kung nandito ka, Ma, hindi mangyayari sa akin to. Alam ko na ipaglalaban mo ang karapatan nating dalawa. Pero ano po ba talaga ang totoo, Ma? Kabit ka ba talaga ni Daddy? Isang bastarda lamang ba talaga ako tsaka sampid lang sa pamilyang Michiro? Napatingin ako muli sa litrato namin ni Mama. At napangiti nang makita ko ang nakangiti niyang mukha. Kahit ano naman ang kausap ko sa kanya, hindi na niya masasagot pa. At kung ano man ang dahilan kung bakit nagawa ni Mama ang bagay na yun,
alam ko na nagmahal lamang siya. Kahit ano pa ang sabihin at pagmamanipula ni Tita Min sa utak ko tungkol kay Mama, hindi pa rin nun mababago ang pagmamahal ko para sa aking ina. Pilit kong uunawain ang lahat kahit na mahirap unawain. Kinabukasan ay maaga nga ulit akong ginising ni Tita Min. Mabuti na lamang ay maaga akong natulog kagabi kaya hindi sumakit ang ulo ko. Nasa sala si Tita Min kasama si Divine at kaharap nila kaming dalawa ni Manang Marisa. Mamayang gabi, maghanda kayo ng masarap na mga pagkain, yung mga specialty ng Japanese. We have guest later. He will going to be the future husband of my daughter. Kaya wag na wag nyo kaming pahihiyain, utos sa amin ni Tita Min. Tumango kaming dalawa ni Manang Marisa. You know what to do, Manang Marisa. I will send a professional cook here later in the afternoon. Please cooperate with them. Lalong-lalo ka na, Patricia. Ayokong mabulyaso ang lahat ng dahil lang sa'yo. Naiintindihan mo? Tumango ako sa sinabing yun ni Tita Min habang kagat ang ibaba kong labi habang nakayuko. Good. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Hindi kami uuwi ng tanghalian. Mamaya na tayong gabi magkikita. Pagandahin niyo ang bahay. Dapat walang alikabok sa bawat sulok. Understood? Sabay naman kaming sumang-ayon ni Manang Marisa. Pagkatapos nun ay umalis na si Tita Min at Divine sa harapan namin. Nang makasakay na sila ng kotse at mawala na yun sa aming paningin, doon na lamang kami nakahinga ng maluwag ni Manang Marisa. Pambihira naman, Pat! Sinong papatol dun sa anak ng demonitang yun? Sigurado kung pinikot na naman nilang mag-ina ang malas na lalaking nakita nila para sa pera. Sana mauntog sa pader yung lalaki at nakita ang sungay ng mag-ina. Inis at gigil na sambit ni Manang Marisa. Manang, hayaan niyo na po sila. Labas na tayo dun. Hindi ko na rin napigilan ang matawa dahil sa mga sinabi ni Manang. Ay naku, sa ugali ng Divine na yun, walang magkakagusto. Ha, asa pa siya. Kahit pa siguro aso sa daan, hindi siya kakawagan ng buntot eh. Manang, tama na yan. Baka may makarinig. Pigil ko sa kanya. Eh di sumbong nila. Mas lalo pang ang nilakasan ni Manang Marisa ang boses niya. Hinila ko na lang siya papunta sa likod ng bahay para makapagsimula na kami ng trabaho. Pero panay pa rin ang reklamo niya sa akin na tinatawanan ko na lamang. Sa halos apat na kasambahay dito sa mansyon ay si Manang Marisa lamang ang kasundo ko. Siya kasi ang palaging karamay ko nung simula nang mamatay si Mama. Palagi niya akong pinapakain sa tuwing pinapagalitan ako ni Tita Min o kaya ay pinapahirapan sa mga gawaing bahay. Tinuturing ko na tuloy siya na parang isang tunay na ina. Kaya magkasundong magkasundo talaga kami. Hayaan mo, Pat. Darating din ang araw na makakaalis ka dito. At kapag dumating ang araw na yon, huwag mong kakalimutan na ipakita sa mag-ina na yon ang pagkakamali nila. Nako, huwag kang padadaig sa dalawang demonitang yun. Kung maaari, putulin mo ang mga sungay. Oo na, Manang. Tama na po yan at baka ma-high blood kayong tuluyan. Abay, araw-araw namang nakaka-high blood ang dalawang yun. Nako, kung hindi lang talaga dahil sa perang kinikita ko dito sa pagiging kasambahay, hindi ako magtatagal dito. Pero tinitiis ko para sa pamilya ko. Hayaan niyo, Manang. Kapag makaahon na ako dito, tutulungan po kita na makaalis dito. Napangiti si Manang Marisa sa sinabi kong yun. Hinawakan niya ako sa aking kamay tsaka pinisil. Ano ka, Papat? Ayos lang ako dito. Kayang-kaya ko. Ikaw, mas isipin mo ang sarili mo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, ha? Tumango ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat po, Manang. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay ginawa na naming dalawang trabaho namin. Pagsapit nga ng hapon ay dumating na ang mga magluluto ng specialty na sinasabi ni Tita Min kanina. May mga nag-ayos din ng mesa para sa isang espesyal na dinner. Kami naman ni Manang ay nag-assista kanila kaya naging magaan ang trabaho at naging mabilis. Alas 5 ng hapon ay nakahanda na ang lahat at hinihintay na lamang naming dumating sina Tita Min at Divine. Iniinit pa namin ang pagkain hanggang sa dumating sila. You can go now. Thank you for today. I will send the payment later. Yun agad ang sinabi ni Tita Min sa mga nag-ayos ng special na dinner at sa mga nagluto. Umalis naman ang mga ito at naiwan na lamang kaming dalawa ni Manang Marisa. And you too? Umalis na muna kayo dito. Doon na muna kayo manatili sa likod ng bahay hanggang sa hindi pa umaalis ang bisita namin. Kumain na kayo agad para hindi na makaistorbo sa amin mamaya.
utos sa amin ni Tita Min. Tumango kami ni Manang Marisa tsaka nagtungo sa kusina. Kumuha kami ng pagkain at nilagay yun sa plato. Pagkatapos ay tumungo na kami sa likod ng bahay. Mabuti na lamang ay may mesa doon at dalawang upuan. Ang bastos talaga nun? Hindi naman tayo gagawa ng gulo. Hinawakan ko ang kamay ni Manang Marisa para mapakalma siya. Hayaan mo na siya, Manang. Kumain na lamang kaming dalawa ni Manang at hindi na umimik pa. Alas 6 na ng gabi nang makarinig kami ng paghinto ng sasakyan. Nagkatinginan kami ni Manang. Maya-maya ay tumayo siya. Manang, saan ka pupunta? Dito lang tayo. Pigil ko sa kanya. Wala naman akong gagawing masama, Pat. Dito ka lang at sisilipin ko kung ano yung itsurang mapapangasawa ng anak ng demonyita. Hindi ko na napigilan pa si Manang Marisa nang umikot siya sa gilid ng bahay papunta sa harap ng mansyon. Napabuga na lamang ako ng hangin at saka napausal na sana hindi makita si Manang ni Tita Min. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Manang Marisa. Manang, ano, nakita ka ba? Tanong ko kaagad sa kanya. Ay sus, hindi no? Hindi naman ako papahuling buhay sa amo natin, Pat. Tsaka eto ha, ang gwapo pala nung lalaki. Diyos ko, malas niya lang, anak ng demonya ang mapapangasawa niya. Hindi sana maging impyerno ang buhay niya, sambit ni Manang Marisa. Hayaan mo na sila, Manang. Natatawa kong pigil sa kanya. Umupo siya sa upuan tsaka inilapit ang mukha sa akin. Aakyat ako sa itaas. Lilituhin ko lang yung bantay. Ito na ang pagkakataon mong tumakas, Pat. Pero Manang, paano kung malaman nila na alam mong tatakas ako? Ayokong may mangyari sa iyong masama. Hindi yan. Akong bahala sa sarili ko, Pat. Alam ko ang gagawin ko. Ang mahalaga ay makatakas ka na ngayong gabi habang abala pa ang dalawang yun. Ito na ang araw na makamit mong hinahangad mo. Ang kalayaan at kapayapaan. Kaya sige na, huwag ka nang magdadala ng gamit. Lilituhin ko ang mga bantay doon sa gate. At kapag wala na doon, tumakas ka na. Ilang beses akong tumanggi sa plano na yun ni Manang Marisa. Pero ilang beses niya rin akong pinilit. Kaya sa huli ay pumayag ako sa plano niya. Umikot kaming dalawa sa gilid ng bahay na hindi kami makikita. Naunang lumabas si Manang Marisa para lapitan ang bantay sa gate. Kapag nalingat na ang atensyon ng mga ito, ay tsaka ako tatakbo papuntang gate para tumakas. Pero hindi napasunod ni Manang ang mga bantay kaya bumalik siya sa aking kinaroroonan. Mailap ang mga bantay. Pero huwag kang mag-alala, Pat. May plan B ako. Akong bahala. Tara, sumama ka sa akin. Hinila ako pabalik ni Manang Marisa sa likod ng bahay. May kinuha siyang lubid sa bodega na may karit sa dulo at ibinigay ito sa akin. Gamitin mo yan, Pat. Magdidikit ang karit na yan sa pader. Kapag mangyari yun, umakyat ka tumakas. Ako na ang bahala sa mga bantay. Pero Manang, baka kaya mo yan, Pat. Naniniwala ako sa'yo. Tumango ako kay Manang Marisa sa mga sandaling yun. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa lubid. Niyakap ko siya ng mahigpit sa kanagpasalamat. Iniwan ako ni Manang Marisa at tumungo siya sa harap ng bahay para tawagin ang mga bantay. Ako naman ay ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Napatingin ako sa taas ng pader at hindi ko napigilan ang mapalunok ng sunod-sunod. Akma ko na sanang papaliparin ang lubid sa pader nang makarinig ako ng isang munting tikhim sa aking likuran. Paglingon ko ay sumalubong sa akin ang isang napakagwapong lalaki. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapatitig sa kanya. Mataas ang kanyang ilong, mapupula ang kanyang mga labi, makapal ang kanyang kilay at ang mga pilik mata. Sakto ang kanyang kaputian at may suot siyang isang bilog na salamin, bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Para siyang isang model sa magazine na makikita ko sa collections ni Tita Min. Kung ako sa'yo, hindi ako aakyat sa ganyang kataas na pader. Would you like to hear my plan how to get out here? Tanong niya sa akin. Hindi pa rin ako makagalaw sa aking kinatatayuan at pinagmasdan ko na lamang siya kung paano niya hilahin ang upuan at umupo siya doon. Sino ka? Ikaw bang bisita nila, Tita Min? Tanong ko sa kanya. Narinig ko siyang bumuntong hininga na animoy parang may malaking dinadala. Yes, I am. But I got curious when I saw you earlier. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Nakita mo ako kanina? Saan? Nagtatago ka sa pader. Hindi ko rin sinasadya na marinig ang usapan niyo.
I'm sorry about that. And I am here to help you. Naku sir, wag na po. Matutulungan kita na makatakas sa buhay na to. Gusto mong marinig ang solusyon ko? It's better. Hindi ka mapapagalitan ng tita Min mo kahit na malaman nilang aalis ka. Napatitig ako sa kanyang mukha. Hindi ko mapigilan ang sarili na mapalunok. Masyado siyang gwapo at pakiramdam ko, hindi ko siya matanggihan sa mga sandaling yon. Parang may kung ano sa titig niya na nakakaakit at nakakaengganyo. Tumikim ako tsaka tinignan din siya sa kanyang mga mata. Okay sir, ano po bang solusyon ang naiisip niyo? Marry me. Diretso niyang sambit. Halos matumba ako sa kinatatayuan ng mabilis niya akong hinawakan sa aking braso. Hindi ko man lang namalaya na nakatayo na pala siya sa tabi ko. Doon ko napagtanto na siyang tinutukoy na magiging asawa ni Divine. Nako sir, ayoko pong maging komplikado ang buhay ko. Tanggi ko sa kanya. I wanted to help you, miss. Wala namang mawawala. Instead of Divine, I want you. Ayoko sa babaeng yun. Ayoko din dito sa kanila. So, win-win solution, miss. Napalunok ako ng sunod-sunod sa offer niyang yun. Pinakatitigan ko siya. Pinakiramdaman ko rin ang sitwasyon. Hindi naman ako nakaramdam ng kaba kahit na malapit siya sa akin. Hindi ko rin nakitaan ng isang delikadong tao ang kausap ko ngayon. Sa halip, nakikita ko na isa siyang disente at may dignidad na katauhan. At nakapagtataka dahil komportable ako sa kanya kahit na si Manang Marisa lang ang nakakausap ko simula noon. Ayokong magalit sa akin sina Tita Min at Divine, kaya hindi ako It's fine, miss. Ako na ang bahala sa bagay na yan. Tutulungan mo ko. Tutulungan din kita. Sa mga sandaling to, ito lamang ang madali at magandang solusyon. Baka mamaya kapag umakyat ka sa pader na yan, makita ka ng mga bantay at malaman ng tita mo ang ginawa mo. Baka ano pang gawin niya sa'yo. I give you 5 minutes to think. After that, give me an answer. Babalik ako dito. Bago pa ako makapagsalita ay umalis na siya sa harapan ko at pumasok sa loob. Naiwan na lamang akong tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Totoo ba yun, Pat? Inaalok ka ng kasal ni Mr. Esteban Jimenez? Napatingin ako kay Manang Marisa nang bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan ko. Nagulat naman ako sa iyo, Manang. At tungkol sa lalaking yun, baka ginujoke time niya lang ako. Hindi na yun babalik dito. Ano ka bang bata ka? Oportunidad na ang lumalapit sa iyo. Ayaw mo bang makaalis sa impyernong to? At malayo sa dalawang demonyitang yun? Naku, kung ako sa iyo, tatanggapin ko ang alok ni Mr. Jimenez. Nakikita ko naman sa mga salita niya kanina na determinado siyang tulungan ka. Napatingin ako sa kanya na nagtataka. Tumawa ng bahagya si Manang sa akin. Hindi ko sinasadya na marinig ang usapan niyong dalawa. At saka nakilala ko kaagad siya dahil narinig ko kanina ang pagtawag sa kanya ni Madam Demonyita. Hinila ako ni Manang at saka pinaupo sa upuan. Kinuha niya sa akin ang lubid na aking hawak tsaka yun tinabi. Pag-isipan mo, Pat. May oras ka pa. Swerte nang lumalapit sa'yo. Kung anuman ang magiging kalalabasan ng pagpayag mo sa alok ng lalaking yun, siguraduhin mo, nasa labas ka na ng mga Michiro. Ang mahalaga ay makalayo ka dito. Sa mga sandaling yun, sa sinabi ni Manang Marisa ay naisip ko na mas mahalaga na makalayo ako mula kina Tita Min. Kaya buo na ang loob ko na pumayag sa alok ng lalaki kanina. Nagpaalam si Manang Marisa sa akin nang tawagin siya ng isang bantay. Pinapasok siya sa loob. Huminga ako ng malalim at saka nanatiling nakaupo sa aking upuan. Makaraan ang ilang sandali ay bumalik ang lalaki at tinitigan niya ako. Mukhang hindi naman siya gagawa ng krimen at wala naman sa itsura niya na isa siyang mamamatay tao. Komportable naman sa akin ang presensya niya. So, have you made up your mind, miss? Untag niya sa akin nang hindi ako makapagsalita. Tumayo ako at hinarap siya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Pumapayag na ako sa alok mo kanina. Pero may isa akong kondisyon. Umarko ang gilid ng kanyang labi at namamanghang nakatingin sa akin. What is it, miss? Pagkatapos ng kasal, aalis ako. Let's talk about it after the wedding, miss. Kailangan ng kontrata para dyan para maging legal. For now, we have to announce our wedding to the Michiro family. Hinila na lamang niya ako bigla papasok sa mansyon.
Sinubukan ko siyang awatin pero hindi niya binitawan ang mga kamay ko. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa tabi ng lalaki habang nakaakbay siya sa akin. Kaharap naming dalawa si Tita Min at si Divine na hindi maipinta ang mukha. What do you mean by this, Mr. Jimenez? Aren't you here because you were about to propose to my precious daughter? Anong sinasabi mo na papakasalan mo ang hampas lupang yan? Galit at tinis na tanong ni Tita Min. Sinubukan niya akong abutin para hilahin pero agad na humarang sa harap ko si Mr. Jimenez. Don't touch my woman or else I will not give a damn. Umalingaw-ngaw ang malalim pero puno ng otoridad na boses ni Mr. Jimenez sa buong mansyon. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Tita Min at Divine. Estevan, siguro nabibigla ka lang sa mga nangyayari. Diba? Ako ang girlfriend mo. Ako ang papakasalan mo, diba? Mangingiyak-ngiyak na tanong ni Divine sa lalaki. Sinubukan pa niya itong hawakan sa braso pero mabilis na nilayo ni Estevan ang kanyang kamay. Who said that you were my girlfriend and I will marry you? I am here for business. Kung yun ang inaalala niyo, I will give compensation for this evening at tuloy pa rin ang partnership natin sa kumpanya. But I will take this woman with me and she is perfect for being my wife. Kung may concern kayo, tawagan niyo lang ang assistant ko. Sa kabiglaan ng pangyayari, hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na inilalabas ako ni Estevan sa mansyon. Natanaw ko pa si Tita Min at Divine na sinubukan akong pigilan pero wala silang nagawa pa. Pinapasok ako ni Estevan sa loob ng kanyang kotse. Tinignan ang mansyon at tanaw ko si Manang Marisa na nakangiti at kumakaway sa akin. Mabilis sa mga pangyayari at natagpuan ko na lang na nasa loob ako ng isang malaking mansyon. Kaharap ang mga magulang ni Estevan at ang isang matandang babae na kanyang lola. Kakababa lang namin kanina sa kotse at sinalubong na nila kaming dalawa. Sinabi sa kanila ni Estevan na papakasalan niya ako. What's your name, Iha? Tanong na matanda sa akin. Napayuko akong sumagot sa kanya. Patricia de Juan po. Ikinagagala kong makilala ka, Patricia. Ako naman si Clarita Jimenez, ang lola ni Estevan. Ito naman ang aking anak na si Tevano Jimenez at ang kanyang asawa na si Celeste Jimenez. Sila ang magulang ni Estevan. Magandang gabi po. Ikinagagala ko po kayong makilala lahat. Nahihiya ko pang bati sa kanila. Huwag ka nang mahiya sa amin, Patricia. You're much welcome here. Please feel at home. Malumanay na sambit naman ni Mrs. Celeste. Napangiti ako sa kanya at tumango. Naramdaman kong tumabi sa akin si Estevan at tinawakan ng aking kamay. Please excuse us, Lola, Mom and Dad. Bukas niyo na lang po kausapin si Patricia. Dadalhin ko na po siya sa silid niya at mag-uusap din po muna kami. Hindi naman kumontra ang mga magulang ni Estevan at pumayag naman sila, pati ang kanyang lola Clarita. Tumayo si Estevan at pinasunod niya ako sa itaas. Napatingin ako sa aking suot at noon ko lang napagtanto na ang suot ko pala ay isang pangkasambahay. Napakagat ako sa aking labi at kung ano-ano ang pumasok sa isip ko tungkol sa kung ano ang sasabihin ng pamilya sa akin ni Estevan. Come inside, Sia. Anyaya niya sa akin. Noon ko lang din napansin ang pagtawag niya sa akin ng Sia. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Oh, para maiba. Gusto ko kasi ako lang ang may kakaibang tawag sa mga mahal ko sa buhay. Paliwanag niya na makuha ang tinging ipinukol ko sa kanya. By the way, this is gonna be your room. Nasa kambila lang ang silid ko. If you need or want anything, just tell or the housemaids here. Bukas na bukas, tutungo tayo sa wedding dress shop para masukat ang wedding gown mo. Sandali. Pigil ko sa kanya habang pilit kong pinuproseso sa aking isipan ang mga sinasabi niya. Hindi ba mukhang madali ang lahat? Bakit? Kailan ba tayo magpapakasal na dalawa? At saka, kailangan ba ang kasal? Hindi ko naman dito kailangan na magtagal. Pwede naman ako bukas umalis. Well, that's not fair, Miss Patricia de Juan. I fell in love with you at first sight. And I am marrying you because of my Lola Clarita. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magpapakasal. Pero isa to sa kahilingan niya. Ang makita akong kinakasal bago sa mawala. Like I said earlier, it's a win-win situation. I saved you from the Michiros.
at papakasalan mo ako para sa will ng Lola Clarita ko. And by attraction towards you. So please cooperate. Napatingin na lamang ako kay Esteban at hindi nakapagsalita. Nanghihina akong napaupo sa kama. Sa pagkakataong yun, alam ko sa sarili ko na wala na akong pakawala pa. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita kukulungin sa manso na to. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko. You are part of this family starting today. Kung inaalala mo ang pamilya ko, huwag mo na silang isipin. Wala silang pakialam kung mahirap o mayaman ka. Ang mahalaga sa kanya, genuine ka at wala kang gagawin na ikakapahamak namin. Ang bawat sinasabi ni Esteban sa akin ay nakakainganyo at mahirap tanggihan, kaya naman pumayag ako. Hindi ko na kailangan pang mag-inerte dahil pabor naman sa akin ang lahat. Sige, pumapayag ako. Sabihin mo lang sa akin kung ano mga dapat kong gawin. Sabi ko na nasa mahinang boses. Lumapit sa akin si Esteban at tinawakan niya ang aking panga tsaka pinatingala sa kanya. Pwede ba simula ngayong gabi magsalita ka na nakataas ang noo? Ipakita mo na hindi ka na si Patricia na inaapi. Isipin mo na asawa kita at isa ka ng Jimenez. Don't worry, ako na ang bahala sa mga Michiro. Leave it to me, honey. Agad na kumunot ang noo ko sa huling sinabi ni Esteban. Honey? Aha, yan ang endearment natin simula ngayon. Ayaw mo ba? Agad akong umiling tsaka ngumiti sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon ko. Salamat, Mr. Jimenez. Kung hindi, honey. Call me honey. Kung hindi ka pa comfortable, ay tawagin mo na lang muna akong Esteban or Van. That is much better. Tumango ako. Oo, Van. Maraming salamat talaga. Wala yun, Sia. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Ipapadala ko dito kay Rita ang mga damit mo na pwede mong gamitin. Bukas pagkatapos nating magsukat ng wedding gown at suit, magsa-shopping tayo. Hindi na kailangan, Van. Okay na ako sa anong damit ang ibibigay mo. Tanggi ko naman agad sa kanya. No, but Sia. Now, I have to go para makapagpahinga ka na rin. Good night. Tumango ako pero agad na nanlaki ang aking mga mata nang halikan niya ako bigla sa aking noo at bisngi. Tanaw ko na lamang si Esteban na nakangiting lumabas sa silid. Naiwan na lamang akong nakahawak sa aking pisngi habang hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Kinabukasan nga ay nagpasukat ako ng wedding gown at maging si Esteban ang kanyang suit. Pagkatapos noon ay nag-shopping kaming dalawa. Hindi naman ako ang namili kundi siya. At halos malula ako sa mga presyo ng damit. Ilang beses ko siyang tinanggihan na hindi ko matatanggap ang lahat ng yun pero pinagpilitan niya. Ayaw ko rin naman na sumama ang loob niya kaya tinanggap ko rin. Isa pa ay masaya rin ako dahil yun ang unang beses na may gumawa nun sa akin. Kahit na sa maliit na bagay ay maasikaso si Esteban. Binagbubuksan niya ako ng pinto o kaya naman inaalalayan niya ako kapag bumababa kami ng hagdan o kaya ay sa kotse. Nang magutom ako ay dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant at hinayaan niya akong pinapili ng pagkaing kakainin namin. Pero sa huli, siya pa rin ang namili dahil wala akong alam sa mga ganoong mamahaling pagkain. Pagdating ng kanilang mansyon ay pinakilala niya ako sa kanilang mga katulong at mga hardinero. Tinuruan niya din ako kung paano kumain ang mga mayayaman at gamitin ang mga kutsara, tinidor at iba pa. Nakikipag-usap din ang pamilya niya sa akin lalo na si Lola Clarita at ang kanyang mommy Celeste. Wala akong masabing maipipintas sa kanila dahil sobra nilang bait. Lumipas sa mga araw at sa kanila ko naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya. Sila ang nagpakita sa akin kung ano ba talaga ang isang tunay na pamilya. Yun ang bagay na ipinagkait sa akin ni Tita Min at Divine simula nung bata pa ako. Ngayon ko naranasan ang lahat dahil kay Esteban. Walang paglagyan ng kasiyahan ko. Sa mga sandaling yun ay nakatanaw sa veranda at nakatanaw sa labas. Tanaw na tanaw doon ang malawak na syudad ng Pasay City. Napupuno ng ilaw ang buong syudad na parang mga bituin sa kalangitan. Nasa hotel kami dahil bukas na ang kasal naming dalawa na Esteban. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi ko maiisip na darating ang panibagong yugto ng aking buhay. Magkahiwalay ang room naming dalawa ni Esteban dahil ayon sa pamahiin ay bawal na magkita kaming dalawa bago ang aming kasal. Sabi niya ay wala naman daw mawawala sa amin kung susundin namin yun. Bumalik ako sa kama at saka nahiga. Nagdasal ako sa Diyos na sana maging maayos ang lahat bukas at sa mga susunod na araw.
Kinabukasan ay maaga akong nagising para magayos. May mga makeup artist na pumasok sa aking silid at inayusan ako. Pagkatapos ay pumasok si Mrs. Celeste at Lola Clarita sa akin. Nakangiti sila habang pinagmamasdan ako. Iha, napakaganda mo. Natutuwa ako at ikaw ang napiling mapangasawa ng apo ko. Pakaingatan mo ang puso niya, ha? Mahalin mo sa nang buo. Hinawakan pa ni Lola Clarita ang aking kamay at saka pinisil. Hindi naman po mahirap mahalin ang apo niyo. Sobrang bait niya po at saka maalaga. Sagot ko naman galing sa aking puso. At yun ang tunay kong nararamdaman sa mga nakaraang araw na to. Hindi ko lang masabi kung pagmamahal ba yun o pagpapahalaga para kay Estevan. Simula ngayon, ay pamilya ka na namin, Pat. Kung ano man ang mga problema mo o pangangailangan, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Hindi ka na iba sa aming pamilya. Sabi naman ni Mrs. Celeste. At tawagin mo na rin ako, Mommy. Dagdag niya na ikinangiti ko. Opo, Mommy. Sagot ko naman. Niyakap nila akong dalawa pagkatapos nilang magpaalam sa akin para lumabas. Nang matapos akong ayusan ay tumungo na kami sa simbahan. Hindi ko mapigilan ang umiyak nung naglalakad na ako sa gitna ng simbahan habang nakatingin kay Estevan na naghihintay sa akin. Konti lang ang tao mga nandoon. Sa hinuha ko ay mga kakilala lamang yun ni Estevan. Mas mabuti ng ganon para wala halos mapag-usapan ang tungkol sa aming dalawa. Pagkarating ko sa harap ni Estevan ay inalalayan niya ako na tumungo sa harap ng pari. Nagpalitan kami ng mensahe sa isa't isa at ng singsing hanggang sa hinalikan niya na ako sa labi. Pakiramdam ko ay sumabog ang puso ko. Parang may nagwawala doong mga daga. Titig na titig ako kay Estevan habang nakatitig din siya sa mga mata ko. Nahimasmasan lamang ako ng sumigawang pari na ganap na kaming kasal sa isa't isa. Simpleng wedding party ang naganap sa hotel kasama ang mga kapartnership na mga Jimenez sa kanilang negosyo. Maraming bumati sa amin ni Estevan na hindi ko kilala at masaya ako dahil kahit papano walang umaapak sa pagkatao ko. Pagkatapos ng kasal ay umuwi kami sa bahay na binili ni Estevan. Titig na titig ako sa aking sarili sa harap ng salamin habang suot pa ang aking wedding gown. Nagulat ako nang biglang pumasok si Estevan at gulong-gulo ang kanyang buhok. Van, anong ginagawa mo dito? Nauutal kong tanong sa kanya. Unti-unting lumapit sa akin si Estevan habang namumungay ang kanyang mga mata. Bakit? Kwarto natin tong dalawa. Bawal ba akong pumasok dito? Ha? Akala ko kasi magkaibang silid natin. Hindi pwede yun, honey. Mag-asawa na tayo ngayong dalawa. Kaya dapat lang na magkasama tayong dalawa sa isang silid. Nakangisi niyang sabi. Napasingap ako nang bigla niyang hapitin ang bewang ko. Narinig ko na lamang ang pagbukas niya ng zipper ng aking likuran. At unti-unti niyang hinubad ang suot kong wedding gown. Van, anong ginagawa mo? Shh! Honey mo natin ngayong dalawa. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang niya akong buhatin. Nanlalaki ang mga mata ko nang ikabit niya ang dalawa kong paa sa kanyang bewang. Titig na titig ako sa mga mata niyang namumungay. Kitang-kita ko ang pag-aapoy ng isang emosyon na nagpalunok sa akin. Hindi ko na rin napigilan ang emosyon na gustong sumabog sa aking dibdib. Gumapang ang dalawa kong kamay sa dibdib ni Estevan at isa-isa kong kinalas ang butones ng polo niya. Naramdaman ko ang pagdampi ng malalambot na kama sa aking likod. Kapwa kaming naghabol ng aming hininga. Namumuo ang pawis sa noo ni Estevan. Mabilis din ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib na tila kanina pa siya pinipigilan. Unti-unting nagtagpo ang aming mukha at isang mainit na halik ang iginawad namin sa isa't isa. Dumako ang kanyang halik sa aking leeg na mas lalong nagpataas ng emosyon na namamagitan sa aming dalawa. Ang ganda mo, Patricia. Nang makita kita sa mansyon ng Michiro, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Minahal na agad kita. Kaya masaya ako dahil asawa na kita. Hinding-hindi kita papakawalan. Mamahalin kita. Aalagaan kita. Honey, pangako yan. Pumatak ang mainit na likido sa aking pisngi habang nakatitig sa kanya. Ginawaran ko siya ng isang mabilis na halik sa labi. Minahal rin kita sa mga nagdaang araw, Van. Gagawin ko rin ang lahat para sa'yo. Ngumiti si Estevan at hindi namin napigilan ng isa't isa ng gabing yun. Binigay namin ang lahat ng pagmamahal sa isa't isa.
at nangakong maging isa. Lumipas ang mga araw ay mas lalong naging malalim ang pagmamahala namin ni Estevan. Sinama niya rin ako sa kanilang opisina at ipinakilala sa mga empleyado nila. Nasa opisina ako ni Estevan at tumutulong ako sa kanya sa pagsasalansa ng mga papeles. Honey, ano kaya kung magtrabaho rin ako? Tanong ko sa kanya. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at tinawakan ako sa aking kamay. Pinaupo niya ako sa kanyang hita na siyang dahilan ng pag-init ng pisngi ko. No, gusto ko dito ka lang sa akin. Hindi ko gusto na pagtrabahuin ka. Kaya naman kitang buhayin, hindi mo na kailangan magtrabaho. Napangusu ako. Hindi naman yun pwede. Ayoko naman na maging pabigat, honey. Okay, but before that, anong kursong tinapos mo? Natigilan ako sa tanong na yun ni Estevan. Bigla akong nahiya dahil wala akong natapos. At hanggang second year high school lamang ako pinaaral ni Tita Mina. Pagkatapos noon ay pinatigil na niya ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang second year high school lang ang natapos ko. Pag-amin ko sa kanya. Hinaplos niya ang aking pisngi. Gusto mo ba mag-aral ulit? Ipapa-enroll kita sa private school. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ba yun? Pero wala akong pera na pang-aaral sa sarili. Hindi yun problema, honey. Ako ang magpapaaral sa'yo. Ang mahalaga, matupad mo ang pangarap mo sa buhay. Alam ko marami kang gustong abutin. At tutulungan kita na makamit lahat yun. Tinitigan ko sa mga mata si Estevan. Napahawak ako sa aking dibdib at ang lakas ng tibok noon. Pakiramdam ko ay may kung anong humahaplos sa aking dibdib. Hanggang sa hindi ko mapigilan ang sariling mapaiyak. Salamat, honey. Salamat. Dumampi ang malambot na labi ni Estevan sa aking noo. Anything for you, honey. Gagawin kong lahat para maging masaya ka. Pinulupot ko ang aking dalawang kamay sa kanyang liig at ginawaran ko siya ng isang malalim na halik. Makalipas ang ilang sandali na pagyayakapan namin ay tumayo ako. Pinagmasdan ko si Estevan nang may tumawag sa kanya. Maya-maya ay may narinig akong katok sa pinto. Pinapasok naman ito ng aking asawa. Nakita ko ang kanyang assistant na si Mr. Billy na pumasok sa opisina. May inabot itong isang short brown envelope kay Estevan. Pagkatapos noon ay umalis na rin ito pagkatapos na magpaalam sa aking asawa at sa akin. Umupo ako sa sofa at hindi ako nagtanong kay Estevan kung ano ang nasa brown envelope. Pinagmasdan ko lang siya nang buksan niya ang envelope. Maya-maya ay binasa ni Estevan ang laman noon. Kumunot ang aking noo nang mapatingin siya sa akin. Biglang kumalabog ang aking dibdib dahil sa kaba. Lumapit ako sa kanya, tinawakan siya sa braso. Ayos ka lang ba, honey? Sa halip na sagutin niya ako, inabot niya sa akin ang limang papel. Kinuha ko yun sa kabinasa pero hindi ko maintindihan kung para saan yun. Hindi ko maintindihan, honey. Anong nakasulat? Taka kong tanong sa kanya. Napasabunot sa kanyang buhok si Estevan habang napatingin sa akin. Maya-maya hinawakan niya ang aking pisngi. You are a billionaire, honey. Ikaw ang tunay na anak ng iyong ama. Isa kang Michiro. Hindi kabit ang mama mo. Siya ang tunay na asawa. Ha? Sa labis na gulat, hindi ko nasagot ng maayos si Estevan. Para akong nabato sa aking kinatatayuan ng mga sandaling yun. Tila ako nabingi at binuhusan ng malamig na tubig. Minanipulate ka lang ng tita Min mo, honey. Pinalabas nila na ang mama mo ang kabit at ikaw ang sampid pagkatapos na mamatay ang mama mo. She planned also na patayin ang daddy mo para makuha ang kumpanya niyo. Bata ka pa lang noon kaya sinabi niya na mama mo ang kabit at ikaw ang anak sa labas. Na ang totoo, siya ang kabit at hindi nila anak ng daddy mo si Divine, kundi anak ng tita Min mo si Divine sa ibang lalaki. In short, honey, wala silang karapatan sa kumpanya ng daddy mo at ng mama mo. Michiro Company is yours, honey. Napahawak ako sa dulo ng mesa. Nanginig ang mga tuhod ko at hindi ako makatayo ng maayos. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Para akong nananaginip pero naroon ang ebidensya sa aking harapan. Hindi naman pwedeng sabihin na palabas lamang yun lahat ni Estevan at Peke. Subalit kitang-kita ng aking dalawang mata ang mga nakasulat. Pasensya ka na, honey. Pinaimbestigahan ko kasi si Tita Min mo at si Divine. At ang pagkatao mo na rin. At itong kinalabasan. So ano ng plano mo? Paghingi ng paumanhin ni Estevan sa akin. Lumapit siya sa akin at tinala sa kanyang mga bisig. Hinaplos niya ako sa aking likuran at paulit-ulit na hinalikan ang aking pisngi.
Humigpit ang pagkakahawa ko sa kanyang suot na suit. Matinding sakit ang naramdaman ko. Napupuot ako sa aking nalaman. Parang gusto ko nang bigyan ng karangalan at hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Kumuyom ang aking mga kamay. Gusto kong pagbayaran nila ang pagkawala ni Mama at ni Daddy, Honey. Gusto kong bawiin sa kanila ang kumpanya. Dinampi ng aking asawa ang kanyang mga labi sa aking noo. Huwag kang mag-alala, Honey. Tutulungan kita sa plano mong yan. Nandito lang ako. Susuportahan kita. Walang hiya sila? Bakit nila ginawa yun? Bakit nagawa nila yun para sa pera? Bakit? Sa mga sandaling yun, hindi ko pa rin maunawaan. Hindi ko maintindihan at hindi ako makapaniwala sa lahat ng revelasyon. Gusto ko silang puntahan. Gusto ko silang tanungin kung bakit. Please, Honey. Hagulgul kong pakiusap sa aking asawa. Pupuntahan natin sila, Honey. Pero hindi sa ngayon. Kailangan mo munang kumalma. Hinaplos niya ang aking buhok at paulit-ulit na ginawaran ng halik sa aking noo. Tumango ako tsaka niyakap siya ng mahigpit. Iniyak ko na lamang ang aking galit. Lumipas ang mga araw at naging maayos na rin ang pakiramdam ko. Nakapag-enroll na rin ako sa isang private school kung saan ako mag-aaral. Dumaan ako sa opisina ni Estevan ng araw na yun para kausapin ko siya tungkol sa bala ko kina Tita Min at Divine. Hindi pwedeng mapunta na lamang sa wala ang pinaghirapan nila Mom at Dad. Honey, maupo ka. What brings you here? Tapos na ba ang pagpapa-enroll mo? Tanong niya sa akin pagkatapos niya akong halikan sa aking pisngi. Tumango ako sa kanya at binigay sa kanya ang mga forms na galing sa school. Ngumiti siya nang malapad sa kako ni yakap ng mahigpit. Congratulations, Honey. Unti-unti, matutupad na rin ang mga pangarap mo. Thank you too, hon. Kung hindi sa tulong mo, baka hindi ito mangyayari sa akin. So, ano ang plan mo for today? Bumuga ako ng malalim na hininga at saka sa tinignan sa mga mata. Bala kong puntahan sina Tita Min. Oras na para bawiin ko ang kumpanya mula sa kanila. Tumayo si Estevan mula sa pagkakaupo sa sofa at tumungo siya sa kanyang mesa. May kinuha siya doon na brown envelope at binigay yun sa akin. Tinignan ko siya na nagtataka. This, kopya yan ng ownership ng company ng mom at daddy mo, Honey. Nakalagay din dyan na ikaw ang tagapagmana at ng iba niyo pang mga properties. I investigate everything about you, your parents and the company. Ang original na copy niyan ay nasa abogado ng mga magulang mo. Sila ang magpapatunay na ikaw ang totoong anak at tagapagmana ng Michiro Company. Tinake over lang pala ni Tita Min mo ang kumpanya para makakuha ng pera. Ngayon na, Han, sa'yo na nakasalalay kung ano ang desisyon mo. Binasa ko mga papeles at naroon nga ang lahat, pati na rin ang last will and testaments nila Mommy at Daddy. Naroon din ang aking birth certificate na isa kong Michiro, na ako ang legal na anak at ang heir ng Michiro. Kayang-kaya ko na silang harapin, Han. Ito na ang tamang oras. Okay, kung yan ang desisyon mo, tatawagan ko na ngayon ang abogado ng mga magulang mo at ipapasunod ko sila sa inyong mansyon. Sagot niya sa akin. Tumango ako tsaka niyakap siya ng mahigpit. Hiling ko na sana makayanan ko ang pagharap kay Tita Min mamaya at hindi ako makapagbitiw ng mga masasakit na salita. Pagkatapos ng tanghalian ay dumiretso na kaming dalawa ni Estevan sa bahay. Tinawagan niya rin daw si Tita Min kanina na pupunta kami. Mas mabuti raw yun para hindi na kami maghintay doon sa mansyon kung anong oras sa mga ito darating. Nang makarating kami sa Michiro Mansion ay sumalubong agad sa amin ang mga bantay, pero pinapasok din naman kami ng mga ito. Sumalubong sa amin si Tita Min at Divine na nakaupo sa sofa. Ni hindi sila tumayo para salubungin kami. Umiling na lamang ako at sumunod na umupo sa tabi ng aking asawa. Ano ang pag-uusapan natin, Mr. Jimenez? Is it about the partnership of your company and the Michiro? Yun agad ang tanong na pinakawala ni Tita Min. Mamaya, Mrs. Min, mahinihintay lang kami ni Patricia na kasama. They will be here soon. Hindi nakaligtas sa akin ang pagsalubong ng dalawang kilay ni Tita Min. Alam ko na sa mga sandaling yun, wala silang kaalam-alam kung bakit kami nandoon sa mansyon ni Estevan. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na nga ang dalawang abogado. Ang abogado nila Mom at Daddy. Kitang-kita ko ang gulat at kaba na rumihestro sa mukha ni Tita Min. Napatayo siya agad at napatingin sa aming dalawa ni Esteban. Anong ibig sabihin nito?
Bakit nandito ang abogado ng asawa ko? What's the meaning of this, Mr. Carter? Ngumiti lang si Mr. Carter, ang abogado ni Daddy, at may binigay itong brown envelope kay Tita Min. Ganon din ang ginawa ni Mr. Garcia, ang abogado ni Mommy. Ang tunay na tagapagmana ng Michiro Company ay si Patricia Michiro. Siya ang tunay na anak ng mag-asawang Michiro. Kaya wala ka ng karapatan pang manirahan dito sa mansyon at ariin ang kumpanya na pinaghirapan ng mga magulang niya. You're also the main suspect of killing Mr. and Mrs. Michiro ayon sa record sa kapulisan na pinagtakpan mo. Matigas at matapang na sambit ng aking asawa. Pagkatapos ng kaganapan na yon ay pumasok ng dalawang pulis na siyang kasama ng dalawang abogado. No! This is not true! Nag-iimbento lang kayo ng kwento! Ako ang totoong asawa ni Mr. Michiro! Gusto lang ninyong kunin sa akin ang Michiro Company. Ikaw, Patricia. Hindi ka na ba nakontento, ha? Pinakasalan ka na ni Esteban, tapos ngayon kukunin mo pa rin sa amin ang lahat? Mabilis ko siyang sinampal ng malakas sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kamay ko sa mga sandaling yun maging ang aking buong katawan. Naramdaman kong paghawak sa aking braso ni Esteban at nanatili siya sa aking tabi. Tinaasan ko ng kilay si Tita Min at nanatili akong nakatayo ng matuwid. Huwag mo nang ipagkailang lahat, Tita Min. Aminin mo na ang kasalanang nagawa mo. Dahil kahit ilang beses mo pang itanggi ang lahat, sa'yo pa rin nakakonekta lahat ng ebidensya. How dare you? Hindi ko ginawang binibintang niyo sa akin. Ako ang tunay na asawa't ang mami mo. Sinampal ko siyang malakas muli sa kabilang pisngi. Huwag mong baliktarin rin ang kwento. Ikaw ang kabit. Ang mami ko ang tunay na asawa. Dahil sa ginawa mong pagpatay sa kanila, pagbabayaran mong lahat. Biglang lumuhod sa aking harapan si Tita Min at hinawakan ako sa aking kamay. Nangingilid ang luha niya sa pisngi. Pat, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Huwag mo lang akong ipakulong. Maawa ka sa akin. Kay Divine, hindi niya makakaya na wala ako kaya parang awa mo na. Marahas kong hinila ang aking kamay mula sa kanya. Akma niya sana akong hahawakang muli nang humarang sa harap ko si Esteban. Pinigilan ko ang maiyak sa mga sandaling yun habang nakatingin kay Tita Min. Maya-maya ay lumuhod din sa aking harapan si Divine. Gaya ng kanyang ina ay nakikiusap din ito. Subalit kilala ko sila ng ilang taon. Wala sa kanilang dugo ang magbago. Handa nilang gawin ang lahat para makatakas sa kanilang ginawang pagkakamali. Maniniwala na sana ako sa kanilang pagmamakaawa pero alam ko na peke lamang ang lahat ng yun. Huwag na kayong magsayang ng laway at lakas sa pagmamakaawa. Alam kong palabas niyo lang yan na mag-ina para makaligtas. Pero pasensya na, hindi niyo na mababagong isip ko. Bumaling ako sa dalawang pulis na naroon. Hulihin niyo na silang dalawa at dalhin sa presinto. Hindi! Hindi mo to pwedeng gawin sa amin, Patricia! Hindi! Isa ka lamang katulong! Wala kang talino, kaya pakawalan mo kami! Hindi ko pinakinggan ang pinagsasasabi ni Tita Min at ang masamang tingin na binigay sa akin ni Divine. Niwala man lang siyang reaksyon sa mga nangyayari. Dinala na nga ng mga pulis na Tita Min at Divine sa presinto. Sumunod naman kami ni Esteban at ng dalawang abogado para magsampa ng kaso laban sa dalawa. Dinala muna sa interrogation room si Tita Min para tanungin sa mga ilang katanungan. At sa huli ay inamin niya rin ang mga kasalanan niyang nagawa. Sabi pa niya ay nagawa niya lang daw yon ang pagpatay sa mami ko dahil sa inggit at kagustuhan na mapasa kanya ang kayamanan ng mga Michiro. Ayaw niya rong mabuhay sa kahirapan ng kanyang anak na si Divine. Para sa akin, mali ang paraan na ginawa ni Tita Min. Maraming paraan para maabot ang mga pangarap. Subalit sa kanya, ay dinaan niya sa krimen. Napatunayan na guilty si Tita Min at lahat ng mga ebidensya laban sa kanya ay totoo. Si Divine naman ay pinakawalan ng mga pulis dahil wala naman siyang kinalaman sa mga nangyari. Naging biktima din siya tulad ko. Nagsisi siya sa mga kasalanan niya at binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Pero naging mapagmatsyag ako at hindi naging kampante sa presensya niya. May pinirmahan din kaming kasunduan na kapag may gagawin silang ikakapahama ko, ay makukulong siya kasama ng kanyang ina. Dumating ang araw ng hearing, marami ang naging ganap at sa huli, sinintensyahan na si Tita Min ng habang buhay na pagkakakulong. Labis ang galit at pagkamuhi niya sa akin. Pero wala na akong pakialam dahil alam ko sa sarili ko na ginawa ko lamang ang lahat para mabigyan ng hustisya ang mga magulang ko.
Tinulungan din ako ni Estevan na ipakilala sa mga stakeholders ng kumpanya bilang bago nilang CEO. Nagkasundo din kaming mag-asawa na ang Michiro Company at ang Taft Tires Company ay ipag-isa na lang. Pumayag naman ang mga investors at stakeholders kaya naging matagumpay ang lahat. Binigay ko rin ang manso namin kay Manang Marisa. Sobrang tuwa niya at labis ang pasasalamat sa akin. Maraming maraming salamat, Patha. Pero hindi kaya labis-labis na to? Hindi kaya ibenta mo na lang tong mansong to? Sabi niya pa sa akin. Nagdadalawang isip mong kukunin ang manso na binigay ko. Napangiti ako kay Manang Marisa. Manang, tanggapin niyo na po yan, please. Bilang pasasalamat ko na rin po sa inyo sa ilang taon na pagiging mabait niyo sa akin at sa aking mga magulang. Kayo rin po ang nagsilbing ikalawang magulang ko simula nung namatay sina Mommy at Daddy. Bumuntong hininga siya at napatingin sa Manson at pagkatapos ay sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at saka pinisil. Maraming salamat, Pat. At masayang masaya ako dahil nasa mabuti kang kalagayan. Sabi ko na nga, bay, si Sir Estevan ang magliligtas sa iyo mula sa mga demonyitang yun. Masaya din ako kasi nakamtan mo na ang hustisya na hinahangad mo para sa Mommy at Daddy mo. Hayaan mo na po sila, Manang Marisa. Binabayaran na din ni Tita Min ang kasalanan niya sa kulungan. At saka nagsisisi na rin si Divine sa kanyang mga kasalanang nagawa. Sa ngayon ay magpo-focus na lang muna ako sa pag-aaral ko at sa aking asawa. Ngumiti si Manang Marisa sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pagpalain ganawa ng Diyos, Pat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Manang Marisa ay nagpaalam na rin ako sa kanya para umalis. Marami siyang bilin sa akin na itinatak ko sa aking isipan. Lumipas ang mga araw at naging mabuti naman ang pag-aaral ko. Marami rin ako naging kaibigan at hindi nila ako hinusgahan na kahit third year high school lang ako sa edad ko ay tinanggap pa rin nila ako. Lalo kung napatunayan na wala sa edad ang pag-aaral at pangarap, kung ito ay pinaghihirapan na maabot. Nang matapos ang aming klase ay naisipan kong lumabas na ng silid. Kasabay ko naman ang mga kaibigan ko na sina Jenny at Beth. Pat, saan ka ngayon? Sama ka sa amin. Pupunta kaming mall para bumili ng mga requirements para sa project natin. Anyaya sa akin ni Jenny. Napanguso ako ng maalala kung susunduin pala ako ng araw na yun ni Estevan. Hala, hindi ako makakasama sa inyo. Susunduin kasi ako ni Van. Nang marinig nila ang pangalan ng asawa ko ay nagtulakan na silang dalawa habang tumitili. Napailing na lamang ako. Ano ba yan, Jenny? May kadate pala si Ate Pati. Tayo na lang mag-date nitong dalawa. Asar pang sambit ni Beth habang nakangiti siya sa akin. Tigilan niyo nga akong dalawa. Osa, bukas na lang tayo magkikita ha. Ako na ang bibili ng mga requirements natin. Talaga, Ate Pat? Nanlalaking mga mata ni Beth na tanong sa akin. Oo, ako na. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. Paalam ko sa kanila. Kumaway pa silang dalawa sa akin na maghiwalay na kami sa daan. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa nang tumunog yun. Napangiti ako nang mabasa ang text sa akin ni Van. Pagkarating ko sa gate ay natanaw ko agad ang aking asawa na nakasandig sa hood ng kanyang Mustang. Maraming nakatingin sa kanyang estudyante. Ang ilan ay napapangiti at ang iba ay nagpapakyut. Natawa naman ako sa mukha ni Estevan na nanatili itong poker face at parang walang pakialam sa paligid. Nang dumako ang tingin niya sa akin ay biglang naging maaliwalas ang kanyang mukha. Ang lapad ng kanyang ngiti habang naglalakad palapit sa akin. Kinuha niya ang bag kong dala at isinukbit yun sa kanyang balikat. Maraming nang nagkakakrush sa'yo. Puna ako na makapasok na kami sa kotse. And what's the big deal, honey? Ikaw na naman ang mahal ko. You are my modern Cinderella after all. Nang unang kita ko pa lang sa'yo, agad na akong nahulog. Tinampal ko siya sa kanyang balikat. Ikaw talaga? Wala kang pinipiling oras na pakiligin ako. Napanguso siya at tinitigan ako. Hindi pa niya pinaandar ang kotse. Ikaw ba? Hindi mo ba ako mahal? Bakit parang mas gusto mong maraming nagkakagusto sa akin? Hinawakan ko ang kanyang kamay at saka pinisil yun. Sa gwapo mong yan at kabusilakan ng puso, sinong hindi mahuhulog? Araw-araw kaya akong nai-inlove sa'yo, kung alam mo lang. Isang malutong natawa ang kanyang pinakawalan bago pinaandar ang kanyang kotse. Yeah, I see that in your eyes. Saan ang punta natin ngayon, Han? Pwede mo ba akong samahang bumili ng requirements para sa project namin sa mall? Lumingon sa akin si Estevan saka bumuntong hininga. May magagawa pa ba ako? Thank you. But after that, we will have dinner together, okay? Okay. Natawa na lang siya sa aking naging reaksyon.
Halos kalahating oras ang biyahe bago kami nakarating sa mall. Kumuha siya kaagad ng cart at sumunod ako sa kanya. Pinagtitinginan kami ng ilang mga tao dahil naka-uniform ako tapos siya ay nakasuit. Hindi ko mapigilan ang mapatawa na siyang pinagtaka naman ni Esteban. Bakit ka tumatawa? Hinawakan ko ang kanyang kamay at saka hinila siya sa National Bookstore. Wala, ang cute mo lang kasi. Napatili ako nang bigla na lamang niya akong hapitin sa aking bewang. Esteban, ano ka ba? What? Ikaw ang nagsimulang kulitin ako dyan, kaya panindigan mo. Wala na rin akong nagawa kundi hayaan siya. Namili na nga kami ng mga gagamitin namin para sa projects ko. Siya ang nagtulak ng cart at ako naman ang kumukuha ng mga gamit. Nang matapos ay tumungo na kami sa counter para magbayad. Ako na. Just wait for me here. Presenta niya. Pero, ako na, okay? Pinisil pa niya ang aking pisngi bago siya tumungo sa counter para pumila. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya. Biglang uminit ang pisngi ko habang parang nakalutang sa ulap na nakatingin sa aking asawa. Ang swerte ko talaga sa kanya. Wala na akong mahihiling pa sa puong may kapal. Magkano lahat? Tanong ko sa kanya nang matapos na yun. No need, hon. Tara na, magde-date pa tayo. Hindi na ako nakaangal nang hilahin na niya ako palabas. Pumunta nga kami sa isang mamahaling restaurant. Nakapag-book na pala siya kanina kaya diretso agad kami sa VIP area. Pagkarating namin sa second floor, sumalubong sa akin ang isang mesa na napupuno ng mga bulaklak. May mga nakasindi pang kandila, may tumutugtog na orkestra. Honey, yun lamang ang naging reaksyon ko habang parang baliw nang umingiti. Tumungo sa mesa si Esteban at kinuwang isang buke. Happy birthday, hon. Nakangiting bati niya, sabay bigay nun sa akin. Biglang uminit ang mga mata ko at hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Thank you. Inalalayan niya ako na makalapit sa mesa. Pero bago ako makaupo ay biglang lumabas si naman ang Marisa, Lola Clarita at ang mga magulang ni Esteban at ang dalawa kong kaklase na sina Jenny at Beth. Sabay-sabay silang umawit ng happy birthday sa akin. Masaya ako dahil naalala nila ang kaarawan ko na samantalang ako, hindi ko na naalala. Lumapit sa akin si Esteban at may hawak na siyang isang cake. Make a wish, hon. Wala na akong mahihiling pa, Van. Ang hiling ko lang ay maging masaya tayo at kasamang tatanda. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, hon. Hinipan ko ang kandila sa cake at naghiyawan naman sila na naroon. Niyakap ko si Esteban ng malapag niyang cake sa mesa. Maraming salamat, hon. Hindi mo alam kung gano'n ko kasaya sa araw na to. I love you. Mahal na mahal kita, hon. Gagawin kong lahat, mapasaya ka lang. Sagot niya na siyang puno ng pagmamahal at pag-asa. Hinawakan ko ang kanyang kamay at saka hinila palapit sa mesa. Masaya kaming nagsalo ng handa ng araw na yun. Pinagmasdan ko ang lahat ng mga taong naroon. Ni hindi ko hiniling sa Diyos na bigyan ako ng ganoong klasing pamilya. Pero binigay niya sa akin ang walang pag-aalinlangan. At hindi rin yun mangyayari kung hindi ako inalok ng kasal ni Esteban. This is my gift for you, honey. Inabot sa akin ni Esteban ang isang kahon na nakabalot. Kinuha ko yun mula sa kanya. Binuksan ko na. At hindi na makapaghintay na makita kung ano ang laman. Ganun na lamang ang singhap ko na makita ang isang sandal na gawa ng glass. Kamukhang kamukha sa sapatos ni Cinderella na napanood ko sa movie. Happy birthday again, my modern Cinderella. Sa tuwa ko ay napupuno ang puso ko ng pagmamahal para kay Esteban ay hinalikan ko siya sa kanyang mga labi. Sa wakas, ay natagpuan ko na rin ang aking prinsipe. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating nakakakilig na kwento ngayong araw. Hi po kay Ma'am Tunette Kudanan from Mandaluyong, Inday Levy from Israel Holy Land, Connie Valencia, Norma Musa and Lori Kasumpang from Rutshas, Kuwait, Griselda Kahatul from South Korea, Dina Dayon Mayol from Kuwait, Marilu Oren listening from Talisay City, Cebu, Jane Adahar from Bria Homes, Trees Cavite at Rachel Rivera from Kuwait. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.